Ako, ano, ako si Lorna Kikuta, 9 years na ako nakatira dito sa Japan at ngayon din lang ako nakaranas ng ganitong napaka anong trahedya. Tsaka ano, nagtatrabaho ako sa dry cleaning nung dumating ang lindol, nasa oras ako ng trabaho. Tapos umuwi na ako sa amin. Na inabot ako ng tsunami sa kalsada. Tapos yung asawa ko tsaka biyanan ko, nadala sila ng tsunami. At tsaka hindi ko agad sila nakita. After 1 month ko pa sila nakita. So sa picture ko na lang sila nakita. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko dito nung panahon na yon, na dito ko naranasan ng hindi kumain ng 3 araw, maglakad sa maraming mga putik, tsaka wala kaming pagkain, walang tubig sa evacuation talagang. Tapos napakalamig pa sa evacuation, na para talaga ako noon na pulubing-pulubi noong panahon na yon. Tapos hirap na hirap ako sa kaisip kung paano ko hanapin ang asawa at biyanan ko, dahil sa dami nang namatay dito, talagang ang hirap maghanap. Pero pagkatapos ng 6 months, eto, nabigyan ako ng, after mga June 3, nabigyan ako ng bahay ng gobyerno. Tsaka napakaganda ng suporta sa amin mga Pilipino ng gobyerno ng Japan. Hindi ko makakalimutan na kahit napakarami namin sa evacuation, talagang suporta sila sa pagkain. Nung mga unang 1 linggong mahigit, doon hirap na hirap kami sa pagkain kasi wala pang dumarating suporta. Pero after 1 week, dumating ng maraming suporta sa amin, mga damit, pagkain. Tapos pagdating ng May, nakita ko yung asawa ko. Ilibing siya namin ng May 21. Tapos June 3, nabigyan ako ng bahay ng gobyerno. At napakaganda ng patakaran nila dito. Alam mo, pagpasok ko sa bahay, talagang wala na akong binili. Lahat nandoon na. Pero after 6 months, eto, medyo nakaka-recover na ako. Okay na. Ngayon, tinatawagan ako na Shekshu dahil ng City Hall para magbigay ng trabaho sa akin. Ang kay ano naman po, President Noy, sana yung katulad namin hanggang ngayon, medyo wala pa kaming trabaho. Sana support ang financial, kasi ngayon hindi na gaano ang nagbibigay ang Japan. Pero supportado talaga kami. Kaya lang, sa katulad ko ngayon, kababalik ko lang galing Pilipinas dahil namatay yung kapatid ko. Sana yung mga nangangailangan ng tulong, matulungan po ng ating presidente.